Bea, kung iisipin mo, ang dami-daming artista ng ABS-CBN. Imposibleng wala silang mailagay na Darna. Sinabi nila, Paul, who's the best? Who's your bet for the newest Kapamilya Darna? And welcome to my channel. At kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, share, and mag-subscribe sa aking channel. Dahil nag-upload ako ng video every Wednesday and Saturdays and almost every day pag marami tayong video. And para sa video natin ngayong gabi, para kaming ginunguya, no? Well, kasi ngayong gabi po, ang aking dinner ay ito, di ba? Ang laki. Coconut, buko. Sa nangyay ating BJ. Buko juice. Na shake. At saka sa mga ano pala Muslim dyan, Happy Ramadan, tama ba yun? Ayan, push tayo sa paggunita ng Ramadan. Ayan, assalamualaikum. At para nga sa ating video ngayong gabi, pag-uusapan natin itong selection ng Darna. Alam ko, di ba? Tingin ko mas may problema ng mga Pilipino yung Darna, yung pagpili ng kung sino magiging Darna bago yung mga next na magiging leader natin sa bansa. So comment down section kung gusto mo rin ng usapang leader sa bansa, lalo na yung mga tumatakbo ngayon. Kumusta naman yung makeup ko? Comment down below. And shout out lang ah. And shout out lang kay Michi Koy kasi sabi niya sa nakaraang video ko, ang ganda raw ng makeup ko. Hindi lang daw pantay sa leeg ko. Sana ngayon guys pantay. Hindi ko rin po kasi alam kasi kung iba yung kulay. Pag alam niya naman yung laptop ko po, parang ito yung monitor. Ang nakikita ko lang ganyan sa monitor ng video kasi may mga dots. So sira po yung monitor ng computer. Tapos itong camera ko naman, sobrang saturated niya. So hindi ko alam kung tama yung kulay niya or hindi. So pag basta ang tingkad ng kulay, pati dito pag nakita ko yung sarili ko, parang sobrang okay yung makeup. Yun, parang pang-clown. So, going back, saan tayo mapunta ng usapan, ang pinaka-latest na issue dito sa Darna, ay ito nga, yung pag-audition ni Julia Barreto ng Darna na ang nangyari, parang feeling niya, pinagtawanan lang siya ng mga tao at hindi siya seneryoso. Well, ilan sa mga nabasa kong reaksyon ng mga nasa Facebook, sabi nila, hindi raw siya pwede mag-Darna dahil wala siyang dede. Bakit? Yung totoo, pag-Darna ba, kailangan may dede? With matching ubo? Ano ba si Darna? Model lang bra? Ano ba si Darna? Model lang Avon? Model lang Sara Lee? Mga ganyan ba yung Darna ang gusto nyo? Well, for me ha, hindi naman kasi palaki ng dede yung pagiging Darna. Siguro, icon na kasi yun. And nagawa na yun ng iba. It's something na pwede niyang gawin. Pauso niya natin yung mga hindi pa napauso. Bakit? O, natapos na tayo sa dati si Roderick Paulat, at talagang Darna din, di ba? Parang ganun. So, tatapos na tayo sa Darna na babae, malaki dede, iba-ibang shape. O, Sharon Cuneta ka, nag-Darna na din. Sino pa hindi pa pwede pa mag-Darna? Tingin ko pwede naman si Julia Barret. For me na naman, ako naman lagi. Pero sa akin naman kasi, di ba? Pwede rin kayo maglagay dyan, ano yung for you? Pero for me, Julia, okay, focus sa akin yung camera. Julia, zoom in. Julia, hindi ka man Darna sa paningin nila, Darna ka sa puso namin lahat. Para akong ano, diba? Para akong gumagawa ng political commercial na hindi gumagawa. Pero recap lang ah. With matching piyok na naman. Recap lang tayo. Napunta naman tayo sa usapan ng pagpili kasi ng Darna, diba? Nitong 2018, sumabog itong issue ng remake ng Darna. Tapos, si Liza. Si Liza yung unang napipisil. Pero ang nangyari kasi nga, diba? Hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung totoo talaga na... Hindi ko alam kung totoo talaga yung sa body niya talaga. Fracture nga niya. Simula pa nung nakaraan niyang show. Nung umingay na itong pagdadarna nga ni Liza, ang dami na rin mga bashers na nagsilabasan. Sinasabi, hindi raw siya pwede mag-Darna dahil sa kanyang accent na may Darna! Oh my God! Darna kanya na! Ganun. Bad ng mga tao talaga. Kala mo buti, di ba? Perfect. So, maliban sa mga nabanggit natin na artista, kay Liza, kay Julia, recently, ang mga naglabas din ng opinion na gusto rin maging Darna, nandyan din si Pia Wurtzbach. Hindi ako sure kay Catriona Greya, pero meron ata. Tapos, si Maymay, nasuportado daw ni Edward. Di ba? Yung mga Mayward dyan. Suportado ni Edward si Maymay sa pagiging Darna. Pero masyadong bata ata si Maymay, no?
Parang bata pa siya ata. Pero, ang sabi naman itong director ng Darna, na si Direk Eric Matt, ang kanyang napipihil daw ay si Nadine Lustre. Mm-hmm. Kasi si Nadine, pinay na pinay yung ganda, kaya naman niya yung mga ganitong action na palabas. Parang ang hindi lang na naiso sa mag-Darna, si Catherine, no? Parang siguro given na din yung ano, sorry sa mga ano dyan na Katniel. Ako, Katniel din naman ako, pero kasi aware naman talaga ako na sakang si Kat, and it's okay. Hindi na talaga bagay sa kanya yung Darna. Baka sa ibang role na lang siya, di ba? Sa ibang palabas. Tsaka kaya naman ni Catherine kahit hindi siya mag-Darna eh. Kaya naman, alam mo yun, kaya naman, kahit nawala si Liza, tuloy na tuloy pa rin yung paghahanap talaga. Kaya nung sabi nila direct, hindi nilang pwede postpone kasi marami na raw silang nagastos dito. And actually nga, diba, inopen na nila sa public, oh, diba, itong search for Darna. Wait, matching talasik ng laway. Darna, tulungan mo ako. Matching laway ko. So, I think dapat meron na rin yung search na magiging love team ni Darna para yung mga babae pa dyan na mga nahihiya, diba, magising talaga sila para mag-audition na sila. Pero, eto, meron ko conspiracy about sa audition na yan. Feeling ko, palabas na lang yung audition na yan para ano na lang, para umingay na lang yung palabas, pero meron na sila dyang nakaplanong ilalagay. Kasi Bea, kung iisipin mo, ang dami-daming artista ng ABS-CBN, imposibleng wala silang mailagay na Darna. And, itong Darna na ito, dapat bongga talaga yung level na gagawin nila. Kasi nagawa to ng maganda ni Angel Locsin sa GMA, di ba? So, syempre sa mga millennials dyan, mga batang kaidaran ko. Kami talaga yung mga nag-enjoy sa Darna fantasy ni Angel Locsin. Na nung panahon na yon, lahat ng mga bata, ang ginagawa sa labas, Darna! Asa si Braguda? Mga ganyan. Asa si Valentina? Tapos nilalaro. Diba ganyan yung mga laro ng mga bata? And for sure, ito magiging Darna na darating. Magiging santo-santo na naman ito ng mga kabayutan. Marami, ano akong bata ang magiging bakla. Lalo magiging bakla sa parunod ng Darna. Ito ah, sa post ng Pinoy Exchange, sinabi nila, Paul, who's your bet for the newest kapamilya Darna? Ilan sa mga sagot nila dito ay, ito, Julia Montes or Nadine Lustre. Pero diba, merong issue daw na nanganak na si Julia Montes dahil naanakan daw siya ni Coco, something na ganyan. Yan. May issue lang nun. Hindi ko confirm, hindi ko pa nababasa, pero may mga napanood akong video, pero medyo malabo pa eh. Pero kung totoo man yun, hindi pa pwede, siguro. Kasi baka busy si Julia sa pagiging mother. Si Nadine, oh, pwede nga daw, sabi ng director nila. Sabi rin nila dito, si Yasi Pressman, nabanggit. Meron din ditong sabi, yung mga dating artista nila, na si, ito meron sabi si Maha or Angelica. Mga bago lang sa pandinig, no? So para sa iyo, ano ba yung si Darna? Kailangan ba sa kanya malaki rin yung boobs talaga? As in, ganyan, no? Coca-Cola bad, kihi. Tapos, bawal ba yung medyo may chowang, ganyan? Kailangan ba parang kapareho lang natin, ganyan? Almira Shiel, ganyan. Ganda kara, ganyan. Comment down below. And next na pag-usapan natin. At abangan natin itong kanila mayiging hot sa next Darna sa ating Kapamilya channel. So, this is Mika Day saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. See you tomorrow, big cheese. Bye-bye. At kung gusto mong masundan ang aking journey, huwag mong kalimutang i-follow ako sa Instagram at Francis Candy. At para sa aking mga pangmalakasang hanash naman sa Twitter at Francis Candy. At syempre, huwag mo rin kakalimutang i-like ako sa Facebook at Francis Candy. At isang pangmalakasang shoutout kay Webster De La Cruz. At kung ikaw gusto mong ma-shoutout, huwag mong kalimutan lang na mag-subscribe at i-click ang notification bell para notified ka sa lahat ng aking upload. And eto na, this is Mika Day saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. See you tomorrow, big cheese. Bye-bye. Sabi ah, kung iisipin mo, ang dami-daming artista ng ABS-CBN, imposibleng wala silang mailagay na Darna. Sinabi nila, Paul, who's your bet for the newest Kapamilya Darna?